be. Paghirap mo'y nadarama ko rin. Narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mo mayroon kang kaibigan laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-isa, kung naninindim, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo tagal mo. Kanina pa kita hinihintay eh. Halika na, mag-uumpisa na ang party. Sige. May tatapusin pa akong libro. Nagbibiro ka, Insan. This is not just one of those parties. Puti, Pinay, itim, mix lahat. Marami kang pagpipilian. Well, don't waste your time. Mas maaga ka makarating sa party, mas makakapili ka. What's another 10 minutes para hintayin kitang maligo at magbihis? Pwede pa natin gamitin ang kotse mo. Libre na ako sa gasolina. Ayun. Eto, kung wala kang pang gasolina, gamitin mo yung kotse ko. Pero pwede ka naman magbasa after the party. Think of all the chicks you'll be missing. Blondies na alembong, redheads na game na game, itim na palaban, Pinay na pakipot, at marami pa. Alam ko,
Ilang beses mo na ako dinala sa mga parting ganun. Kaya lang, parang iba na trip ko ngayon eh. Gusto ko nang tapusin yung libro ng inumpisahan ko. Teka muna, insano mo. Ha? Hindi ka ba talaga sasama? O sige ah, enjoy ka lang. May sarili ka magsusi sa bahay. Kaya take your time. Hindi ka naman kailangan magaling ng pag-uwi eh. Okay, sige. Enjoy yourself. O nga pala, kung sakaling makatuhog ka ng tatlo, i-dedicate mo ng lahat sa akin. Okay, bahala ka. May pagkain sa fridge. Painit mo na lang. Mami! Iha, por Diyos por Santo, saan ka nang galing? Ginabi ka pero hindi ka naman dumaan kay Patrick para mag-fit ng iyong wedding gown. Nakalimutan ko ho eh. Nakalimutan? Nakalimutan mo na kahapon, nakalimutan mo na naman ngayon. At makakalimutan ko uli bukas. Mami, how many times do I have to tell you? Ayokong pakasal kay Donald. Gaga, e di na-deport tayo? Di bumalik tayo sa Pilipinas? Bakit pa ako mag-aasawa kung di ko naman mahal? Walang problema yon. Diborsyuhin mo na lang siya pagka-citizen ka na. Si Donald? Eh, hindi pipirma sa diborsyo yon. Alam niyo naman, sobra pagkagusto sa akin nun eh. Alin, pag siya napangasawa ko at nauna siyang namatay, hahatakin ako nun sa hukay niya, wag lang ako mapunta sa kamay ng iba. Nahirati naman ito. Kung talagang importante sa inyong manirahan tayo dito sa Amerika, wag si Donald. E di magbayad kayo na ibang lalaki. Yung siguradong hindi ako magugustuhan. Papayag na hindi kami magsama at pipirma agad ng post-dated divorce. Nakapagbitiw na ako ng salita. Nakipagkasundo na ako sa mga magulang ni Donald. Even your wedding date has been set. That was your biggest mistake, dear mother. Ang dami-dami niyong kinakausap na hindi niyo man lang kinukonsulta sa akin. Will you stake my word of honor? Would you stake my entire future? Oh, gising ka pa pala. I'm telling you, insan, you miss 2/3 of your life. Ang saya, pari ko. Lalo na yung stewardess na sumama sa akin. Pari ko, champion. Good. Siguradong pagod na pagod ka na. Kaya mabuti gawin mo, pumasok na sa kwarto at siguradong makakatulog ka na mahimbing. At isa pa, mas mabilis ako magbasa kung walang ingay. Oh, dati naman tayong barkada sa PI ah. Mula nang tumapa ka ng Amerika, para kang... Aba, ba't ba ako pumunta sa Amerika? Bakit nga ba? Hindi ba yung magaling ko, Lolo? Hindi mapigilang katakawin niya sa lechon, namatay tuloy sa alta presyon. Kung hindi pa sira ang ulo, akalain mo pamanahan pa ako ng 12 milyon? Eh di ibigay mo sa akin ng kalahati, masama yata loob mo eh. Eh ba't nalagay pa sa dyaryo? Ayaw mo niya, sikat ka? Sikat? Kaya nga ako nakakaproblema eh. Tuwing nakakakilala ko ng babae, hindi ko alam kung interesado sa akin o sa minana ko. Yan naman ang hindi ko maintindihan sa padrama mo eh. Pati kotse, low profile ka, 4-cylinder. Kaya ka narito sa Amerika, dahil walang nakakakilala sa'yo. Sa mga kana, oo. Eh wala na pong hilig sa puti. Sa mga Pilipina naman, wala akong tiwala. Ang bilis nila sumakap ng balita eh. Eh usok pa lang sa Pilipinas eh, sunog na dito. Tsaka sigurado ako, alam nila tungkol sa minana ko eh. Di magpalit ka ng pangalan mo? Nalagay din po sa dyaryo ang retrato ko. Besides, hindi ako sanay magsinungaling. Nalilito ako. Eh, paano? Magbuburo ka dahil bigla ka naging milyonaryo. Alin, kung ako nasa pwesto mo, magpapasasa ako ng gusto. Edwin, kaya kong saluhin tong apartment na ito. At kaya kong bumili ng isang buong bahay. Tumira ako dito para magmukha ako isang ordinaryong tao. At tinanggap mo ako dahil gusto mo yung magkakwento at kahati sa trabaho. Now, if you want us to coexist beautifully, kanya-kanya tayong trip, okay? Walang pakialaman. Now, good night. Okay. Thank you.
please? Thank you. Ang galing umarte ng babaeng to. Akala niya hindi ko lang gusto lang niya akong makilala. Ikaw na ba yan, Isan? Dinner will be ready in a minute. Gusto mo ng beer? May pinalamig ako. Tapusin mo na yung niluluto mo. Ako na maghugas ng pinggan. Mainit yata ulo mo. Sabi ko sa'yo, kalat na kalat na dito sa Amerika tungkol sa mana ko. Bakit? May nagtangkang kumidnap sa'yo? Akala mo kung sinong inosenteng nakisindi. Eh, kahit anong restaurant o opisina puntahan mo, makakadampot ka ng posporo. Pambihira. Nakisindi lang eh, interesado na sa milyonis mo. Eh, sanay na ako eh. Mambabangga, namamatid. Nagtatanong ng oras, kahit yung nakikisindi. Ang totoo, gusto lang ako makilala ng mga yon. Wow! Ang bigat mo, pare. Halimbawa, gusto ka makilala, bakit duda ka agad sa motibo? Gwapo ka naman. Baka type ka. Sabi mo, type ang pera ko. So, is it your fault kung naging eredero ka? So what, kung anong type sa'yo? Sapatos mo, bihis mo, tindig mo o pera mo. Basta sumama sa'yo, do. No way. Higit sa katawan ng isang babae, mas importante ang kanyang damdamin. Bago ko siyang kininat, bago ko ibuhos ang aking sarili, dapat na sisiguro ko na kaya niya ako gusto ay dahil sa ako ay ako. You're having dinner with us, Donald. Crystal will see to your needs while I go to the kitchen and cook. Thank you, ma'am. That's very kind of you. Take care of him, Iha. Sit down, Donald. Sorry I kept you waiting. Oh, it's no problem. I kept on reading. Donald, don't you think we ought to do something before it's too late? What are you driving at? The marriage our parents are pushing us into. Haven't you thought it might not work? No, I'm pretty sure it will. Listen, my dad has given me a promotion, and the pay is more than enough for our needs. I'm not talking of security. You know, marriage is more than paying the apartment and grocery bills. I know what you mean. You're worried you may never learn to love me, but I'm positive you will. What if it doesn't happen that way? You'll hate me for having messed up your life. Wrong again. I shall be grateful to you for at least having given it a try. Here we go again. Bah, ang galing pang umarte ng gaga. Putulin ang leg ko kung hindi lumapit ulit para makasundin.
Excuse me. Do you happen to have a... Shit. Insan, hindi ko pinatapos ang salita. Itinuto ko yung pospo sa mukha niya at nung aabot din na niya, isinalpa ko sa bench. Sabay binala ko ng talikod. Alam mo, sa tindi ng gigil mo sa babaeng yun, para ko nang nakikita. Saksakan siya ng pangit. Diyan ka nagkakamali. Napakaganda pare. Kung hindi lang obvious na gusto niya akong siluin, baka tapos ng pag-iwas ko sa mga babae. At sigurado ngayon, pala akong asong ulol naghahabol sa kanya. Ganun kaganda? Nako, kung hindi lang maliwanag na alam niya kung sino ako, yan ang mga tipong pakakasalan ko. Kawawang babae. Akala niya siguro, maloloko niya ang pinsan kung matalino pa sa matching. Bingutin niya ang lelang niya. Amoy na amoy ka na yata ang drama niya. Insan, daig pa natin ang magkapatid. The best thing you can do is to avoid her. Don't go back to that place again. Tama ka dyan. Kanina nga nung pauwi ako, naisip ko na yon. Good. Yung park ay para sa matatanda lang. At sa mga batang gusto maglaro. Eh ako, nakita mo ba akong tumapak sa park? Looking for something? Ah, alam ko na. Naupo ka rito kahapon at may naiwan ka. Gusto mong tulungan kita maghanap? No, thanks. Andito nga ako kahapon pero wala akong hinahanap. Sorry you caught me staring. Sinisiguro ko lang na wala yung tsonggong puti na tuwing hapon nakatalong ko dyan. Tsonggo? Anong ginagawa ng tsonggo sa park? Sana itinaboy mo sa gubat. At alam mo, napakabastos. Siguro kung di woman hater yun, bakla. Palagay ko pareho. Kawawa naman. Ay naku, pag nakita mo mukha, hindi ka maawa. Sisindihan mo. Ha? Ganun kapangit? Gwapo kung sa gwapo. Pero hindi naman ako tumitingin sa mukha eh. Kahit na anong pangit, kung maganda naman ang ugali, simpatiko ang tingin ko. Pero kahit naman anong gwapo, kung walang modo, ang tingin ko may sungay. Bueno, pasalamat na lang tayo at wala ang tsonggo para sirain ang araw mo. Siya nga pala. Ako si Edwin. I'm Crystal. Alam mo, ang tinik mong tumingin ng Pinay, ha? Bigla mo akong tinigalog, di mo ako tinanong. Basta't maganda at malinis, sigurado ko, Pinay. medyo maginaw na rito, ha? Akong hindi umamasamain, may alam akong coffee shop na malapit lang dito. Okay, lead away. Hating gabi na! Ganito bang oras ang uwi ng isang disenteng babae? Kung hindi ka makauwi sa tamang oras, di sana tumawag ka! Sorry, ma'am. Naimbita ako sa dinner, eh. Nawili kami at nagkakwentuhan. Kami? Sinong kami? Dalawang beses nang tumawag si Donald, hindi ko malaman kung anong isasagot ko kung bakit wala ka pa. Eh di sana sinabi niyong hinahanap ko ang aking sarili. Don't give that kind of talk, young lady. Eh kung may makakita sa iyong kaibigan ni Donald, anong sasabihin nila? Na hinahating gabi ka sa lansangan at kung sino-sino ang iyong kasama? Hindi kung sino-sino ang kasama ko, Mami. Isa siyang Pilipino, may pinag-aralan, magalang, may solid na trabaho. He's a perfect gentleman. Kabaligtaran nung kinikwento ko sa yung bastos na puti doon sa park.
Hindi natin pinag-uusapan yung basto sa park. At lalong hindi ka pwedeng lumabas na kasama nung kung sinong Poncio Pilatong perfect gentleman na sinasabi mo. Mami naman, ilang araw na lang bago mo ako ipakasal. Di bago man lang ako matali, matiyak kong sarili ko na hindi na ako maakit sa mga lalaki may magandang katangian. Eh, kung maakit ka nga, then I'll tell Donald the truth. That's more honest kesa naman kung kailang kasal na kami, tsaka pa ako ibig sa iba. Talagang napakabata mo pa. Puro itong ginagamit mo. Kung paaandarin mo lang ang iyong utak, ay maintindihan mong mga advantages na maibibigay sa atin ni Donald. Eh, Mami, ang hirap naman makisama sa hindi mo mahal eh. Bakit? Nang pakasalan ba ako ng daddy mo, hindi ko siya iniibig ah. Kaya lang, pinangaralan ako ng aking mga magulang at iminulat sa aking mga mata ang kanyang mga katangian. Nang maiwan niya tayo, hindi tayo namatay sa gutom. At naipa siya nating magpunta dito sa Amerika. At meron tayong ari-ariang na ipagbili. Okay, okay, Mami. You win as usual. Oh, lumakad ka na doon sa pupuntahan mo. Tutuloy na rin ako. Huli na ako eh. Baka kung sino na naman ang mga kasama mo. Yung mga kaibigan kong babae, bibigyan ako ng shower party. Kanina pa nga naghihintay eh. Siguraduhin mo lang na sila nga ang mga kasama mo. At yung fitting mo kay Patrick, utang na loob, huwag mong kalilimutan. Okay, sure. Bye. Hi. I thought you were never coming. Oh, ano nangyari at sinabi mo sa telepono may emergency? Insan, importante lang ang lakad ko eh. Di ba nasabi ko na sa'yo, diskontento ako sa trabaho ko rito. At saka, may interview ko ngayon. Baka matanggap ako sa trabaho, malaki sweldo. Oh, halika, atin na kita. Hindi eh. Ano? Anong ano? Baka matagal lang kami. Baka mabor ka lang doon. At saka, magpapasikat ako eh. Baka mabigyan ko ng date yung i-interview sa akin. E di ayos. Mag-taxi ka na lang pa uwi. Pambihira ka naman, manghihiram ka lang pagtataxi mo pa ako. Huwag kang mag-alala. Pag natanggap ako sa bago kong trabaho, may regalo ka na sa akin, ako pa magbo-blow out. Oo, tulad ng mga iba mong pangako, parating napapako. Oo nga pala, anong nangyari sa'yo kagabi? Alas 12 na ako nakatapos ng pagbabasa, wala ka pa. Nagkainuman kami ng mga kabarkada. Uy, maganda ang desisyon mong huwag nang tumapak sa Buisita Park na yon. Maganda ang gising mo kanina. Puro magaganda pa ang ikinikwento mo sa akin. At kung sino naman ang siraon babaeng yon na may planong makasilo ng milyonaryo, ay siguradong titigil na ng pagbabantay sa park. Oh, paano isan? I'll see you later. Okay? Oh, andyan na yung susi sa loob. Bahala ka na dyan. Thank you, ah. Sige. Don't get lost now. Hi, sorry I'm late. It's okay. Hindi pa naman ako natatagalan eh. Ang kotse mo? Ando na. Let's go. Yan ang sasakyan natin, no? Hindi naman yan ang dala mo kahapon, ah. Ah, oo. Sa pinsan ko yan. Nahiram ko. Kaya na. Alam mo, hindi ko lang sigurado kung saan, pero parang nakita ko na yung kotse yan. Of course. Nakita mo yan sa mga freeway, sa mga parking lot. Alam mo, magmuna nang tumaas ang presyo ng gasolina eh. Marami na ang gumagamit ng mga bantam car. Hindi ko sinasabi nakakita na akong ganyang klaseng kotse. Kundi, yung kotseng yan mismo. Siguro, nakita mo sa parking lot. Eh, alam mo naman yung pinsan ko, masyadong layas yun eh. Tara!
Nahihiya ako sa'yo eh. Naghintay ka sa akin. Baka kainin kita. Good. Gutom na rin ako eh. Ano ba kakainin natin? Aba, tikman mo ang lobster nila dito. Champion. Ah, oo. Nadinig ko na ito sa mga kaibigan ko. Come on over here. Wanna eat it? Stay here. Ay. Halika, ha? Saan tayo pupunta ngayon? Sa apartment mo. Sa apartment? Naku, magulo, hindi ako nakapagligpit eh. I don't mind. Tutulungan kita maglinis. Sa iba na lang, kasi... Ah, basta, gusto ko sa apartment mo. At saka, gusto kitang makilala ng gusto eh. And the best way is, makilala ko rin ang pamilya mo. Wala naman ang pamilya ko rito eh. Nasa Pilipinas silang lahat. Sabi mo kasama mo yung pinsan mo kahapon. Siya lang. Oh, then he's your family. Tsaka gusto ko rin siya makilala eh. Tsaka kasabihan, di ba? Sabihin mo sa akin ang pinanggalingan mo at sasabihin ko sa iyo yung pagkatao. Alam mo, kilala ko talaga itong coaching to. Maganda nga pala palabas sa Kuran Theater, ha? Baka... Tumuli na tayo sa apartment mo. Sabik na ako makita eh. Oh, okay? Okay. Alam mo, gusto ko ang ugali mo. Down to earth ka eh. Kung nag-ibang lalaki ka lang at bago tayo magkakilala, dadalhin mo kaagad ako sa malalaking restaurant. Pero ikaw, sa bangketa mo ako dinala. At talaga namang masarap yung kinain natin. Ganun talaga ako. I hate pretending. Magpapasikat ako sa'yo, tapos lalabas yung tunay kong ugali. Mabuti na yung sa una pa lang. Yun ang totoo. Alam mo, yan ang gusto ko sa tao, yung tapatang kagad. Hindi na kailangan maglokohan pa. Right. Kaya ang feeling ko ngayon, gusto kong lumiko sa kaliwa, kaya iniliko ko sa kaliwa. Ano ibig mo sabihin? Kung sa bahay tayo pupunta, dapat sa kanan ako lumiko. Eh, hindi ko masikmuran dali ka sa bahay kasi ang gulo. Teka muna, sandali lang, sandali lang. Iliko muna dyan sa kaliwa dahil nasa left lane ka. Pero pagkaliko mo, i-U-turn okay mo, ha? Sa ano ba talaga address nyo rito? Sa ano? Sa 1791 Beach Park Boulevard. Alam mo, kabisado ko itong lugar na ito eh. Dahil meron akong kaibigan na dito nakatira. Madalas ko siyang puntahan. Ganun ba?
tama. Ang kotseng ito sa park ko nakita. Sa kanya ito. Aminin mo. You good for nothing but... Hindi ko alam kung itatawag ko sa'yo! There! You're paid for all the matches you wasted on me! Edwin, huwag mo itatanggi, ha? Pinsan mo to, di ba? Pilipino ka, paano ka nagkaroon pinsang Iranian? Uy! Sinong Iranian? Marunong ka pang magtagalog, ha? Natural, Pilipino kami, eh. Pilipino ba ito talaga? Ilonggo nga kami. Edwin, paano mo nakilala itong oportunistang ito? Paano siya naging oportunista? Narinig mo, akala nga hindi ka Pilipino, di hindi ka kilala. Oy Edwin, kalimutan mo nang nakilala mo ko, ha? Ngayon kilala ko na ang pamilya mo. Alam ko na rin pagkatao mo. Teka, mahirap ang sasakyan dyan. Sandali, sabihin mo sa akin ang totoo. Paano mo nakilala yung babaeng yon? Pinuntahan mo sa park, ano? Kaya ayaw mo pupuntahin sa park para makasingit ka. Paano kita sisingitan? Sabi mo sa akin, hindi mo naman siya gusto, eh. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataon bumalik sa park para malaman ko na hindi pala niya ako kilala. Mamaya mo na lang ako sumbatan. Mahirap ang sasakyan, eh. Kawawa siya. Oy, kung may maghahatid sa kanya, ako. Asan ang susi? Nasa kotse. Sa bagay, tutan, may kaibigan siyang pinupuntahan lagi dito, eh. Kabisado rin niya ang lugar na ito. Hapin, ako na maghahatid sa'yo. Sige na, sumakay ka na. O, saan ka pupunta? Ako na bahala sa'yo. Ako na maghahatid. Please, wait. Please, I'm sorry. Sorry naging bastos ako walang modo. Ako talaga may kasalanan. Forgive me. I said I'm sorry. Ano gusto mong gawin ko? Lumuhod dito sa kalye? Pwede ba just leave me alone? Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Pulis? Saan ka makakita ng pulis dito? Pulis wala, hold up, pero marami. Kahit na anong klaseng kriminal, mas mabuti pa kaysa sa'yo. O, bahala ka. Yung isang linggo, may hinalang babae dito. Pagkatapos nagawa ng bag, ni-rape! Ang bastos, kundi mananakot ka pa. Eh kung namatay ako sa takot dito. Eh gusto ko lang makaiwas ka sa disgrasya. Pwede ba turo mo lang sa akin kung saan ako pwede sumakay? Akala ko may kaibigan ka dito. Di kabisado mo lugar. Sinusundo po ako kapag dumadalaw ako dun sa kanila. Sapag pwedeng tumawag dito sa telepono. Eh ba't hindi ka lang sumakay at makarating sa'yo yung pupuntahan? Sobra naman ang bilis mong magpatakbo. Eh, paano galit ka? Umitik at mapagalan ko. Tell you what. Why don't I eat some food and we can eat while waiting for Crystal? Thank you, but I've already had my mind set on taking her out for dinner. She'd call if she'll be delayed, won't she? I'm sure. She must have taken advantage of some stores that are open tonight and did some shopping.
She only shops on weekends. We both know that. Yes, we do. She must have gone to her cousins at Oakland. We just go there. Haven't seen her in 3 weeks. No, they haven't. And now I remember. She must have passed by Patrick's to fit her wedding gown. Patrick called 30 minutes ago, raving mad over her refusal to fit and wanting to give up the job on the wedding gown. Yes, Patrick wanted to do just that. Tell me the truth, Miss San Pedro. Has Crystal been seeing another guy lately? Another guy? Of course not. How can she be seeing another guy when she cannot even see you? I mean... You mean she has not been seeing me because she's been going out with somebody else, right? Alam mo, hindi kita maintindihan. Pwede ka naman pala magpakita ng magandang ugali. Eh bakit kailangan pagsungitan mo pa ako noon? Wala. Nahihipan lang ng tipos ang utak ko. Alam mo, mula pa kanina nung una kang tumawa, napuna ko parang wala kang interes sa mga nangyayari sa PI. Eh di yan ang mami ko eh. Magiging American citizen daw ako. Gusto niya lahat ng babasahin ko tungkol sa Amerika. But your friends back home, mga relatives, surely binabalitaan kanila sa sulat. Nung bagong dating kami, eh alam mo naman dito, walang atsay. Pagod ka sa trabaho sa bahay. Malimit, hindi ko nga sila nasasagot eh. Tumigil na rin sa pagsulat. Alam mo, kanina, nainis ako sa'yo. Parang gusto kong magyabang sa'yo nung sabihin ko sa'yo, I'm a Rodriguez. Pero parang wala akong nadinig. But dapat ba ako marindi? At bakit hindi? Marami yata ng Rodriguez na sikat sa atin. Oo, oh, alam ko. Katulad nila Lolita Rodriguez, Eddie Rodriguez, Pepito Rodriguez. Meron pa pala yung senador noon. Teka muna, saan ka ba Rodriguez? Sa pelikula o sa gobyerno? Aba, iba to. Metro Manila Aid. Ano yun? Wala ko nga palang alam na bago tungkol sa atin. Pero may boyfriend kang naghihintay sa PI. Sa Pilipinas, wala. Pero dito meron. Kakasal lang ako eh. Huwag ka mag-alala, imbitado ka. I'll be honest with you, Miss San Pedro. I don't like what your daughter's doing. I'm sorry, darling. I'm sure she'll have an explanation for all this. In the meantime, why don't I take you home? I bought my car. But you drank one too many. You're more drunk than I am. I am. Well, I don't think I can wait any longer. Tell Crystal I'll call first thing in the morning. First thing in the morning. Take it easy now, Donald. Don't worry, I will. You get some rest. Good night. Good night. Eh, hindi mo pala mahal eh. Ba't mo makakasalan? Eh, ganun naman talaga ang istorya ng buhay ko eh. Ayokong mag-aral, ayokong mag-Girl Scout, ayokong kumanta sa program. Eh, gusto ng mami ko eh. Oo, pero ibang pag-aasawa. Kailangan sa talagang gusto mo. Look, dudes, kaya nga ako palagi sa park noon eh, dahil gulo na isip ko. Magkita tayo bukas. O sige, dediretso ako sa park. Pagkatapos ko mag-fitting ng gown. Huwag ka na mag-fit? Gusto mo ba mag-uramentado yung supladong couturier na yun? For all you know, hindi mo rin magagamit yung wedding gown. Wala na yatang atrasan eh. Mag-isip tayo. Let's discuss some possible solutions. Why? Why do you have to have it fixed? I have to have it fixed. Where are you taking it, Mr. Sherman? Hoy, gising na! Sana sunog? Sunog na ang aking dila sa brandy at makapal na ang aking mukha sa kahihintay. Eh di mabuti naman kung siya na ang kusang umatras sa pinaplano niyong kasal. Akala mo kung sinong concern sa akin?
Ayun naman pala, may intensyon. Ang tigas ng ulo mo eh. Sabi ko, huwag mong husgahan. Sabi mo, oportunista. Eh di pinuntahan ko. Gusto ko makilala eh. Kilalang pamilya ni Donald. Respetado. Aba, tayong magiging kahiyahiya pag hindi natuloy ang kasal. Lalo naman sigurong kahiyahiya kung sa simbahan ko siya uurungan. Eh bakit mo siya uurungan? Teka nga muna. Ano bang ayaw mo kay Donald? Gwapong bata, matalino, disente... At walang sariling paninindigan. Lagi na lang mga magulang niya na susunod. Eh ano gusto mo? Maging katulad mo ni hindi marunong sumunod sa sariling ina? Alam mo, mali ang bintang ko sa kanya. Wala siyang alam tungkol sa mana ko. Good. Ngayon, siguro pwede na tayo matulog. Sandali. Alam mo, gusto ko siya. At paibigin ko siya sa akin sa tatlong araw na natitira. Sure. Sige, pahinga na tayo. Mami, please, pahinga na tayo. Pagod na pagod ako eh. Eh, umuwi ka ba naman ng ganitong oras eh? Bukas niyo na ako kagalitan. Basta itanim mo sa utak mo, subo na tayo. Wala nang urungan. Sandali. Sa palagay mo, may gusto niya sa akin? Sumama sa akin mag-dinner. Pakipagkwentuhan. Nag-confide pa nga ng problema sa akin. Sa palagay mo ba'y may pag-asa ako? Insan, malaki pag-asa mo. Malaki pag-asa mong mabasted. Gago! Done any home service fitting in my entire career. Kaya lang, nakataya ang aking karangalan. I came here without any appointment dahil ayokong iwasan na naman ako ng mahal na anak. Wala namang umiiwas sa'yo. At teka muna, sa loob na tayo mag-usap. Please come in. Thank you. Maupo muna kayo, titignan ko kung gising na si Kristan. Hindi nyo titignan ang inyong anak. Sisiguraduhin nyo na siya'y gising na. I beg your pardon. I've canceled 3 appointments para lang makarating dito ng mas maaga. Ngayon, sa loob ng 5 minuto at hindi pa nakapag-fitting ang iyong mahal na anak, lalabas ako sa pintuang yan. At ang kahong yan ay maiiwan dito sa ibabaw ng mesa. And the half-finished gown in that box will be the equivalent of the 50% down payment you gave me. Come on, Patrick. 4 minutes and 23 seconds. 4 minutes and 23 seconds. See? She'll be down in a minute. Why don't we relax sa dining room? Mag-coffee muna tayo. Alam mo, meron akong mango dyan bagong dating galing sa Pilipinas. Dala ng kumari kong balikbayan. Hindi ako nagpunta rito para magkafe. Thank you. Patrick, darling, mula nang mapunta kami rito, naging suki mo na kami. For your information, Mrs. San Pedro, ang asawa ng gobernador ay 10 taong ko ng suki. Pero hindi nang bibitin ng mga fitting dates. Sandali. Shh. Please. Naging suki ko kayo hindi dahil sa nagmakaawa ko, Mrs. San Pedro. Kundi
You like my creations, and that's a fact. Después, without any fitting, ano man ang tahiin ko ay pwede niyong gawing trapo. In other words, trash. 23 seconds, Mrs. San Pedro. Can't we make this an exception? Kahit na nandito tayo sa Amerika, Filipino pa rin tayo. At bawal daw ang magsukat ng damit pang kasal. Baka may mangyaring disgrasya. At ang reputasyon ko ang gusto ninyong disgrasyahin, ganun ba, Mrs. San Pedro? Na-publish na sa lahat ng dyaryo ang tungkol sa kasal. At alam na ng tao na ako ang gagawa ng tragedy boda. E kung nagkataong laylayamang gas, maluwag ang bewang, o kaya na may maiksi ang hemline. Kung negosyo lang ang inisip ko nung araw, edi sana'y nagtayo na lamang ako ng isang grocery, o kaya'y ng isang turo-turo. Hindi ka ba nagpaalam? Paano ako magpapaalam? Tumakas lang ako. Pinipilit ako mag-fit. Dali, baka makita pa tayo. Mrs. San Pedro, dressmaking to me is an art. Each creation is life itself. Sino yan? Siguro kapitbahay. Siguradong hindi. Anyway, her time is up. Ay, pakisabi na lamang kay Crystal na ako... Teka, sandali. Bababa na siya, bababa na siya. Tatawagin ko. Crystal! Crystal! Benji, ilagay mo ang kahon na yan dito sa mesa. Tayo na. Ah! Ang aking glasses at saka purse. Patrick! Tulungan mo ko! Nawawala si Crystal! No! Hindi nawawala! Tumakas! And I hope this will be our very last meeting. Kung hindi ako ang tatakasan ng bait. Patrick! Benji! Ang pinto! All right. I'm the one to blame. It was my fault that I wanted you for my daughter. I was wrong in wanting the best for her. I'm the one to blame. Now that my daughter is so confused and can't seem to make up her mind. Mrs. San Pedro, take it easy. I'll talk to Crystal. Everything will be all right. Thank you.
hurry, hurry. Step right up, ladies and gentlemen. No. One more time. Napapansin mo sa mga Pilipino dito sa Amerika? Wala naman akong contact sa kanila eh. Noon, pinsan ko lang nakakasama ko. Ngayon ikaw, bakit? Wala. Napupuna ko lang pag may dumadating na Pilipinong nagbabakasyon lang dito. All out sila sa kanilang hospitality. Parang gusto nilang mabalita sa Pilipinas na bongga sila dito sa Amerika. Pero pag naalamang dito na sila maninirahan, ay naku, hahalukayin na ang dahilan kung bakit ka umalis sa atin. Ayan, pasok na ang kung ano-anong suspecha. Well, that's the last thing that can bother me. Naparito ako para magtrabaho at makakita ng magandang pagkakataon. Kung ano ang kanilang iisipin, wala akong pakialam. Alam mo, nagtataka ako kapag nakakakita ako ng mga kaskasero sa freeway na parang walang pakialam kung mamamatay o makakamatay sila. Ang mga lasenggo at ang mga drug addicts na hindi na iniisip kung masisira ang kanilang utak at katawan. You know, sinagot niya sa isang librong nabasa ko. Sinisisi nga si Darwin eh. Mula daw na ibulgal ito ang posibilidad ng tao ay nag-evolve mula sa karaniwang hayop, lumabong paniniwala natin tayo nilalang ng Diyos sa kanyang larawan. Nawala ang pagpapalaga natin sa ating sarili at nawala din ang ating paggalang. Kung sa bagay, talagang may katwiran din. At kung idadagdag pa ang gustong palabasin ni Freud na wala tayong pananagutan sa mga ikinikilos natin, dahil ang lahat daw ng ito ay resulta ng mga nangyari sa ating kabataan. Sino pa nga ang mag-iingat kung ang gagawin niya ay tama o mali? Yeah, that's very true. Pero alam mo, nung araw na wala pang theories ni Darwin at ang psychological explanations ni Freud, napakataas ng pagpapahalaga ng tao sa kanyang sarili. Naniniwala silang they were God's special creation. Kaya nga, pinag-iingatan nga nila ang kanilang buhay. Sandaling kailangan mo ako.
masaya ng happening namin kagabi. Wala akong masabi. Tingnan mo yung Pilipina, ano? Ang gaslaw-gaslaw ng libos. Kahit ka nasa Atomeric. Oo, talaga. Sobra. Ayos na. Asahan mong ako ay darating kung kailangan mo ako sa sandaling bigo na ang lahat pusong kay tamis kailan may di kita matitis sa sandaling Have you been driving in that condition, Donald? Never mind my condition. Crystal hasn't come home, has she? Well, don't try to wait for her. I don't think she's coming home. Donald, I don't know what to say. It's not your fault, Miss San Pedro. I think you've suffered more for this than I have. Sorry to have bothered you. Aren't you coming in, Donald? Well, I thought I could catch her tonight. But I feel in myself I'm calling for the last time. Sasayan ka oras, ha? Ano ba? Gising na. Nanghihina pa tuhod ko, eh. Kasi naman, eh, ang lakas-lakas ng loob, ang hina-hina naman ng tuhod. Hindi ka ba nagsisisi? Nagsisisi? Bakit ako magsisisi? Alam mo ba kung anong nararamdaman ko? Para ako isang
isda na nagkaroon ng pakpak, tsaka nakalipad. Eh di ako, para akong ibon na nagkaroon ng palikpik at nakasisid sa tubig. Ang lalim naman nun. Alam mo, nag-aalala nga ako eh. Baka pinanghihinayangan mong natapon na magdamag. Natapon? Mula nga nung dumating ako dito sa Amerika, ngayon lang ako naktikin na ganito kasarap na kape. Halika. Thank you.
Kung naging ibon ka, anong gusto mo? Ako? Gusto ko maging isang eagle. So I can soar up high in the sky, marami ako mapupuntahan, at makikita ko ang buong paligid. Ako, gusto ko maging parrot. Para tong nilalapit sa akin, kukwentuhan ko. May lahi ka palang daldalera. Eh kung naging hayop ka, anong gusto mo? Ah, gusto ko maging isang leon. Yung hari ng gubat. Yung para pag umumula ko at dumarating na ako, lahat ay tumatabi. Ako naman gusto ko maging rabbit. Yung puting-puti tsaka parang ang linis-linis. Bagay na bagay siya maging isang parrot. Mula ka naman ng ilong mo. At okay na okay siya maging isang rabbit. Eh, ngayong tao ka naman, anong gusto mo? Wala. Makapag-asawa lang ng isang katulad mo. O ano, nagustuhan mo ba yung mga pinamili mo? Oo, fit nga eh. Parang sinukat. Maganda rin yung mga nabili mo ah. Alam mo naman dito sa Amerika, basta medium, kasya na sa akin. Alam mo, ang sarap lang talaga ng feeling na nakapag-BS, no? Oo, tsaka ang sarap ng mga ganitong kelfie na weekend, ano? Teka, Sabado ba ngayon? Oo, bakit? Sandali lang, ha? Oh, saan ka pupunta? Crystal, sandali! Crystal! Pengin Jis! Hello, Mami? Kung tumawag ka dahil nag-aalala ka. Hindi na bale. Tapos na ang gulo. Tumawag ang ina ni Donald at napagpasya namin kansilahin ang lahat. Tinawagan na rin ang kanilang mga... Ako naman, sa simbahan at sa restaurant. Sana hindi mo pagsisihan ang ginawa mo. Mami? Pagod na pagod ako. Gusto kong magpahinga. Bakit? Sinaktan ko ang mami. Marami akong taong ginulo. Pero inayos mo ang buhay mo. Selfish. Ni hindi ko iniisip ang kalagayan ni Mami, ang kahihiyan ng pamilya ni Donald. Lilipas ang lahat na ito. Donald will find the right girl. At magpapasalamat siya sa lahat ng nangyari. Huwag mo akong pababayaan. Kahit na anong mangyari. Huwag mo akong iiwan. Gusto mo ngayon din, magpakasal tayo. Huwag muna. Uwi muna ako sa amin. Kailangan ako ni Mami. Dudes, mabuti pa kaya iwan mo na lang ako? Magtawagan na lang tayo? No.
magkasama natin harapin ang galit ng iyong mami. I just want you to know that I'm partly responsible for all these. Mommy, sorry for everything. Nagmamahalan ho kami. Handa ko siyang pakasalan. Mabuti pa kaya umuwi ka muna, saka na lang tayo magkita. Kailangan makausap ko siya. Hindi ako alis hanggang hindi niya ako inaharap. Sandali lang. Mami, kung makikilala mo lang siya, maintindihan mo. Kilala ko na siya. Siya ang sinasabi mong kabaligtaran ng tsonggong puting walang modo. Hindi ho. Iba na naman. Siya ho mismo yung tsonggong puting walang modo. Iha, makinig ka sana sa akin. I know what's best for us. For you. Sa sitwasyon nating ito, si Donald ang makakatulong sa atin ng malaki. At saka, hindi ba nang mamatay ang daddy mo? Sabi mo, sabay nating haharapin ang lahat ng problema sa mundo. Ano sabi? Marami. Binuksan niya isip ko. Nagising ako, dudes. Kailangan kong tulong mo. Kalimutan natin ang lahat. Ano? Ba't di mo lang sabihin sa akin magmaneho ako sa freeway ng 100 miles? Tapos ibangga ko yung kotse sa isang malaking truck. Masakit din sa akin, alam mo yon. Pero may dahilan eh. Ano yun? Sabi mo sa akin. Makakatulong ako. Di ba sabi mo, pakasal tayo? Pero hindi ako kumibo. Dahil niisip ko, pareho tayo ng problema. Nagsasapala rin dito. Takot mapauwi na immigration. Naghahanap ng paraan para maging citizen. Namatay ang daddy sa aksidente. He and mommy were very close. Hindi natagalan ni mommy na makita ang mga bagay o lugar na magpapaalala sa kanya kay daddy. Kaya pinagbili namin lahat ang aming ari-arian. Lumayo kami ni mami. Siya para makalimot. Ako naman para hanapin ang kapalarang dito ko lang matatagpuan. I'm sorry about your dad. Pero tama ka. Natagpo mo na ako. Wala ka lang dapat intindihin. Marami akong dapat intindihin. Ang mami, ang aming pamumuhay, ang pananatili namin dito. But we can do all those things together. Kung hindi mo lang alam, walang direksyon ang buhay ko nung bago kita nakilala. Pero ngayon ko, nung gusto mo, doon ako. Natatangay ka lang na nangyari sa ating kagabi eh. Araw na ngayon, hindi na tayo nananaginip.
Ang totoo, kaya ako narito para tulungan ng mami makalimot. At ikaw? Ano ako? Anong alam mo sa akin? Halos wala nga, pero katulad mo rin, halos wala kang alam sa akin. Alam ko mahal kita. At alam ko na gusto kita maging asawa. At alam ko rin na kaya ko kayong buhayin mag-ina. Dito, sa atin, kahit saan. Itulog mo nga yung puyat mo. Totoong sinasabi ko. Nagmana ako ng 12 million sa lolo kong namatay. Kaya nga ako nagtago dito sa Amerika. Dahil lahat ng babaeng nakikilala ko sa atin, parang yung pera ko lang ang nakikita nila. Nagpapatawa ka ba? I'm telling you the whole truth. Na ngayon mo lang sinasabi, dahil kailangan subukan mo muna ako, kailangan siguraduhin mo na hindi ako katulad ng mga babaeng nakilala mo na pera mo lang ang target. Please, Crystal. Habang pinagkakatiwala ko sa iyo ng buong-buong aking sarili, minamatsyagan mo pala ang bawat kilos ko. Pinag-aaralan mo ang pagkatao ko. Bakit hindi mo ako dinala sa isang laboratory at sinilip mo ako sa microscope? Crystal? Crystal, please! Ano nga ang sabi mo noon, Mr. Millionaire? Ah, na nandito ka sa Amerika at nagtatrabaho at wala kang pakialam sa isipin ng iba. Magandang drama! Crystal, try to understand. You know something? Tama si Darwin. Na tayong mga tao ay nanggaling sa pinakamababang klase ng hayop. Dahil kung tayo nilalang ng Diyos sa kanyang larawan, bakit may mga taong nanloloko ng kanyang kapwa? Crystal, please come back. Let me explain. Nandito ka pa ba? Akala ko sabi ng aking anak, hindi ka raw magtatagal. Mrs. San Pedro, I would... At ipinangako din niya na titiyakin niya na hindi ka nababalik dito kailanman. Hindi maaaring hindi kami magkita muli. Iniibig ko siya, at dapat maintindihan niya ang lahat. Do you know your way out? Or shall I show you to the door? Mami, mahal na mahal ko siya. Bakit siya naglihim sa akin? Bakit niya ako niloko? Mabuti't maaga pa ay nakilala na natin kung sino siya at kung anong kanyang pagkatao. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kilalang kilala na natin ang pamilya ni Donald. Kung nakinig ka lang sana sa akin. Huwag na natin pag-usapan si Donald, Mami. Si Dudes ang mahal ko at siya ang iniibig ko. Paano mo mamahalin ang isang taong napatunayan mong nagsinungaling sa'yo? Mommy, can you leave me for a while? Gusto ko lang mapag-isa. Okay. But as soon as you're rested, mag-usap tayo ng masinsinan. Okay. Oh, dudes. Tama-tama ang dating mo. Talagang hinihintay kita eh. May date ako ngayon eh. Pero gusto kasama kapatid. Maganda rin daw. We can go double. Thanks. Some other time na lang. Aha. Masama ang tama mo kay Crystal, ha? Kaya pala magdamag kang hindi umuwi. Champion ba? Galit ka sa akin eh. Ayaw na nga makipagkita. Pambihira. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng ganyan. Sumamang matulog sa'yo magdamag, tapos ayaw ka na makita. Teka, baka naman bad breath. Gago, nagalit ka nung nalaman ni milyonaryo ko. Ayaw ng pera? Bakit daw hindi ko sinabi agad sa kanya? Inobserbahan ko daw siya, sinubukan, pinagdudahan. Totoo naman eh. Suspetsyoso ka sa lahat ng babae makilala mo. Eh natural lang yun. Gusto ko lang makatiyak na akong mamahalin. Ang kaso, ni ayaw niya makinig. Eh, hindi na nga ako makapagpaliwanag eh. Eh, di lalo kang dapat sumama sa akin. Mag-date ka ng iba. Try another dish. Hindi ako naghanap ng ibang putahe. Ang gusto ko magkaayos kami. Okay. Huwag mo akong sisihin.
Maganda yung kadate ko, kaya tiyak. Maganda rin yung kapatid. Sinasadya yung mga sinabi ko sa'yo. Huwag mo na ako iiwan ulit. Promise me. I love you. I love you, dudes. I'm sorry. I love you, dudes. Crystal? Hello? Crystal, alam ko nandiyan ka. Kausapin mo ako. Crystal, I beg of you. Crystal, Crystal? Hindi. Ito ang kanyang ina. Sino ito? Ah, good evening ho. Si Dudes po. Sige, tatawag na ako bukas. Kung ikaw ang kasama niya kang ina, ay nag-aaksaya ka lamang ng oras. Matagal kaming nag-usap at naiinis siya sa ginawa mong panloloko. Good night. Thank you.
Eduardo Lucaso, since you wish to contract holy matrimony, please join your right hand and express before God and His church. Crystal, you take Eduardo here present for your lawful husband, according to the rite of our Holy Mother, the Church. Yes, I do. Do you give yourself to him as his wife? Yes, I do. Do you accept him as your lawful husband? Yes, I do. Eduardo, you take Crystal here present for your lawful wife, according to the rite of our Holy Mother, the Church. Yes, I do. Do you give yourself to her as her husband? Yes, I do. Do you accept her as your lawful wife? Yes, I do. Now please say together after me. Grant us, O Lord, to be one heart and one soul. Be one heart and one soul. From this day forward. From this day forward. For better, for worse. For better, for worse. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in health. Until death do us part. Until death do us part. Eduardo, place this ring on her left ring finger and repeat after me. Crystal, wear this ring. Crystal, wear this ring. As a sign of my love and loyalty. As a sign of my love and loyalty. In the name of the Father. In the name of the Father. And of the Son. And of the Son. And of the Holy Spirit. And of the Holy Spirit. Crystal, place this ring on his left ring finger and repeat after me. Eduardo, wear this ring. Wear this ring. As a sign of my love and loyalty. As a sign of my love and loyalty. In the name of the Father. In the name of the Father. And of the Son. And of the Son. And of the Holy Spirit. And of the Holy Spirit. Pag-ibig ng diti, sana'y nadarama mo rin ang pag-ibig.
Pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap ko. Maaari bang sana'y patawarin mo ko pagkat tayong dalawa ay sa isa't isa? Hi, how are you doing? Okay. I'm glad to see you're doing fine yourself. Oh, I manage. Can I invite you to a cup of coffee? No, thanks. I have to see some people about something very important. Donald, I really meant to see you and your mom. I wanted to apologize for everything. Forget it. It's all over now. But if it's all right with you, I'd like us to start all over again. After what I did? Listen, I don't think you dislike me. What you dislike is the fact that our parents are manipulating us. So I'd like to do something on my own and let you decide for yourself. I don't know what to say. Don't say anything. Just let me take you where you're going. Okay, come on. Well, well. If it isn't the most beautiful Filipina I've ever met. Kumusta ka na? Mabuti. Edwin, si Donald. Donald, this is Hi. Edwin. Hi. Say, why don't I invite you two for a snack? Why don't you join us instead? I can postpone my appointment for tomorrow, since this seems to be my day for renewing acquaintances. I might as well take advantage of it. Hope you don't mind, Donald. No, not at all. Whose car do we use? No use in bringing two cars when there are only three of us. Leave your car, Donald. We'll pick it up later. Great. Where do we go? We'll go to my favorite park, and then from there we can decide what to eat and where. Where's your car, Edwin? Over there. Okay. I want you to see my favorite bench. It commands a very good view of the lake. Sitting here every afternoon gives me peace of mind. See? Don't you think it's very relaxing here? People call it Little Venice. Modern Venice. I thought it was my paradise. Until one crude heel of a liar turned this place into a lousy, detestable spot that no level-headed girl would come to again. I avoided coming here for days. But why should I allow anyone to deprive me of the quiet moments I enjoy here? Kung ako ikaw, pakikiusap ako tong dalawang kasama mo na umuwi na't iwanan ka. Panahon na para mag-usap tayo ng masinsinan.
may nagsasalita ba? Parang meron ako nadidinig. Ah, pwede naman sigurong ingay lang ng hangin at ng tubig. Sabi ko, gusto kitang makausap. Oh, we have company. Asya nga pala, hindi ko na kailangan pakilala sa'yo si Edwin dahil magkasama kayo sa isang tirahan. By the way, Donald, this is Dudes. The reason why I almost stopped coming here. You mean that heel and liar? Dudes, this is Donald, the man I almost married. But did not, because it was I you loved. Loved is correct. Past tense. Sa bagay na nakaraan at hindi na nagaganap. Sa madaling salita, tapos na. At kung marunong ka lang umintindi, mas tamang sabihin. Nakala ko noon inibig kita, yung pala hindi. Bakit? Bakit tumigil ang pagdaloy ng tubig sa ilog kung walang bumara? Ano naging hadlang? Ang nalaman mo na nagmana ako ng malaking pera. Anong kasalanan ko doon? Anong dapat ko ginawa? Tanggihan ang kusang pinakaloob sa akin? Mali na naman pala ako nung inisip kong matalino ka. How can you miss the point? Bakit ako maiinis kung milyonaryo ka? Inibig nga kita noong ordinaryo ka? Di mas masarap kung makwarta ka. Pero para itago mo sa akin ang katotohanan, dahil kailangan mo ako obserbahan, dahil inisip mo na katulad ako ng mga nakilala mo na sa kwarta mo lang naduduling, at habang pinag-aaralan mo ako, inangkin mo ang buo kong katawan. That was not fair, mister. Paano ko nabigo ka sa akin? At nagbago ang pasya mo, at inisip mong talikuran ako, dinakuha mo na ang gusto mo? Pero hindi ako nabigo. Hindi kita tinalikuran, ikaw ang tumalikod sa akin. As far as I'm concerned, mahal pa rin kita at gusto kita maging asawa. Well, that's sad. Because as far as I'm concerned, hindi na kita gusto at ayaw na kita maging asawa. Hey man, will you tell me what's going on? Now, the best thing we can do is shut up. Okay, mali na kung mali. Pero sapat na bang dahilan yun para... Excuse me, Crystal and I had other plans when he barged in. Get out of here! Talagang walang hiya ka! Ba't ginaganyan mong kaibigan ko? Hit him! Harder! Harder! Hit him harder! Come on! Hindi ka lang maluloko! Hindi ka lang sinungaling! Walang hiya ka pa! Jeez! Donald? May karapatan siya ipagtanggol ako dahil talagang kami magkasama. And for your information, nagkausap na kami kanina, naliligawan niya ako uli. At sabi ko, kundi lang makikialam siguro ang mga magulang namin, maaaring ibigin ko rin siya. At bakit hindi? I've heard of people getting married on the rebound. Alam mo ba kung nangyayari sa bandang huli? Pag hindi naghiwalay, makakaliwa. Pwede ba isang tama na yung gulong yan? Umuwi ka na! Huwag ka makialam! Pero pag natauhan ang taong yan at tumawag ng pulis, sabit ka! Pag hindi ka tumigil ng pakikialam, dodoblin ko ang kaso ko. Talagang hindi ako titigil ng pakikialam hanggat hindi ka umuwi. Halika na! Ano ba kayong dalawa? Talaga pang hindi na kayo titigil? Talagang wala kang gawang magaling, no? Tignan mo ang ginawa mo! Nasisira na talaga ang ulo mo, eh! Pulis! Pulis, Aklolo! Nasisira na ang ulo nito! Hulihin nyo! Ikulong nyo! Bitayin nyo! Sira na ulo nito! Sira na ulo nito! Talagang masisira ako ng bait pag hindi tayo nagkasundo. Look, wala naman akong masamang intensyon nung hindi ko sinabi agad sa'yo tungkol sa minana ko. Baka maya ko na isipin mo. Baka sabihin mo mayabang ako. At isa pa, hindi ko alam na ganun ka-importante yun.
Hey, man, wake up. Wake up. Oh, oh my God. Oh, you're bleeding. I better take you to a clinic. Come on. You okay? Yeah. Hey, wait. But what about Crystal? She'll be all right. What about that crazy man? They're both very much in love. It's just a lover's quarrel. Come on. Talaga bang hindi mo ako mapapatawad? Wala naman taong hindi nagkakamali, ha? Pag napakasal na tayo, at nagsasama na tayo, makakamali ka rin. Pero patatawarin kita dahil mahal ki... Ano ba? Wala ka na iba pang gagawin kundi umiwas na layuan ako? Nakita mo na? Di pa tayo nagpapakasal, sinisigawan mo na ako? Eh, paano napaka? Sabihin, pakakasal ka sa akin? Mapilit ka eh. Magpapakasal lang ako sa'yo. Dahil naduduling ako sa pera mo. Wala akong pakialam. Baka, oy, babango nga ako. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama. Kasama.